team, your travelic girl, and Kef, fashionista girl. And yes, guys, thank you po pala sa aking mga new subscribers, and thank you din sa lahat ng mga nanonood ng aking DIY tutorials. Excuse me, parang busog talaga ako eh. So, for today's video is meron akong ipapakita sa inyo. Ano kaya yun? Oh my God! Wow! So, eto, yung best friend ko, ipapakilala ko ulit sa inyo yung best friend ko. Though may video na ako ginawa nito before, pero medyo shy type pa tayo eh. Medyo nahihiya pa tayo sa mga, sa camera. Nahihiya pa tayong magsalita, bulol-bulol pa tayong magsalita, ganon. Ito yung pinaka first na sewing machine kung saan ako nagsimula before. So, ayan. Singer yung brand niya. Eto, Singer. So, ang kagandahan lang nito eh, kasi medyo talaga siya, matibay. By the way, pag portable pala is hindi siya advisable na ipanahe sa mga makakapal na tela, sa mga kakapal na mukha, ganun. So, itong ginamit ko na sewing machine is ito yung naging katuwang ko for more than a year, and ang dami ng opportunities na dumating sa akin sa pamamagitan nito. So, ang kinagandahan ng portable sewing machine is friendly user siya, mga girls. So, napakadali lang talaga siyang gamitin. Like, ito yung mga stitches niya. Sa akin, meron siyang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So, parang 12 na rin kasi buttonhole tong tatlo eh. So, ito yung mga stitches niya. Merong straight, dalawang straight line, iba't ibang klase na zigzag stitch. And ito yung, hindi ko kasi usually ginagamit tong mga stitches na to. And ito ding double lock. Tapos double zigzag and zigzag lock, and ito for buttonhole. So ayan, yan yung mga ginagamit ko every time na gumagawa ko ng mga buttonhole para sa aking mga artwork. So ayun, nakasulat siya in a Japanese word, so hindi ko mabasa, but thankful ako kasi yung seller na napagbilihan ko nito is tinuruan naman niya ako how to operate this kind of sewing machine. So, iba't ibang klase ng portable na sewing machine ha. Nagmamatter yan siya kung anong brand ng sewing machine meron ka. So, sa akin, Singer, model niya is Fitline Model 6580. Medyo lumang model na to, pero okay na okay pa talaga siya. Mga girls, grabe. And also, ito yung tension niya. So, ito yung nagko-control ng higpit or ng luwag ng pagkakatahi ng iyong tela or yung sinulid. So, siya yung nagko-control. Tapos, ito yung reverse. Kung ilalock stitch mo siya, gagamit ka ng reverse. Tapos, ito yung on. Kaso, hindi siya nakasaksak ha, kasi tinanggal ko. Mababa kasi yung mesa nito. So, ito, nilagay ko na lang siya dito para medyo mataas. And also, ito yung mga stitches niya. Merong number 1, 2, 3, and 4. So, hanggang 4 lang yung space ng stitches niya. Usually, ginagamit ko talaga si 4 at 3. And 1 naman, pag gumagawa ko ng design, yung sharing. So, pag gumagawa ko ng sharing, so, ito yung ginagamit ko na pagitan ng space ng kanyang stitches. Then, also, itong zigzag. So, itong medyo maliit na to. Second sa itong pinakamaliit na zigzag stitch. So, yun yung ginagamit ko na stitches para makagawa ko ng sharing style like yung nakita nyo sa aking long sleeve, diba? And also, ito naman, nagpapabilis or nagpapabagal ng takbo ng ating sewing machine. So, ayan lang. Tapos ito, yung trade guide niya hanggang dito. So, yun, hindi ko na siya ma-detail sa inyo. Kasi, ayan, sariling kusa nga tayo mga marites. And also, ito nga. So, kinagandahan lang talaga ng portable sewing machine. Aside sa friendly user siya, meron siyang freezer foot na magagamit mo for your buttonhole and also para din sa ating zipper. So, ito yung freezer foot na ipapakita ko. Ginagamit ko pag nagtatahi ako para sa aking zipper or yung mga secret zipper, ganon. So, ito yung ginagamit ko. And also, pag gumagawa ka ng buttonhole, katulad nito ha, buttonhole, yung paglalagyan ng butonis mo, ganito. Ito yung sa damit ko, ganyan. So, ayan lang. Ayan nga. Napakita ko na sa inyo kasi hindi ko na pinaandar pa.
pala kasi hindi nakasaksak. And also pala, itong sewing machine na ginagamit ko ngayon, tong portable na to, since naka-write siya into a Japanese words, so surplus po siya, galing sa isang Japan surplus, nabili ko siya doon sa Davao Uyanggarin. So hindi naman siya mahal kapag surplus, and 110 volts lang po siya. So kailangan talaga ng transformer, and sa akin walang free transformer, so ginastos ko lahat nito eh, nasa 48. Dala na yung shipping fee kasi may time talaga na nasira to, so pinabalik ko doon, so gastos na naman ako na naman yung taya, diba? Hindi na kasi sagot ni seller yon, so ina-advise ko talaga na huwag kayong bumili sa online, napaka risky. Much better talaga na dyan na lang malapit sa inyo kung meron man talaga. And also may iba kasing surplus na nag-o-offer sila ng mga libreng transformer, ganon. Tapos, dito nga sa Jensen, may mga surplus dito na ang sewing machine niya is nasa 3.5, 3.8, ganon yung presyohan, tapos pataas na. So, nagmamatter din siya sa model at kung gaano kalaki yung sewing machine na portable ang bibilhin mo. And sa mga nag-ask din kung ano yung starter pack for a beginners po, yung mga nagsisimula pa lang sa paggawa ng triplet, so ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga basic needs nyo sa paggawa ng mga DIY. So hindi mo naman kailangan gumastos talaga ng malaki para magsimula sa paggawa ng DIY. So ito, clipper, ginagamit ko siya sa pagputol ng mga sinulid dito pag nagtatahi ako. So ito, clipper or cutter. So yun yung tawag nila dito eh. So, and also, itong ating mga pins. So, marami yan. So, much better marami kang pins. So, ayan, mabibili mo lang naman siya nasa 15 pesos, ganun. So, kung magtatanong kayo sa akin ng Shopee link, ha, wag na lang kasi hindi po ako bumibili ng mga gamit ko sa Shopee. Dito lang din sa amin. So, sa mga malls, meron din dyan, and dun mo makikita yung mga materials mo na kakailanganin mo. And yung pin cushion ko, so, hindi ko na kailangan bumili. Nag-DIY na lang ako. So, yung nasa loob nito is, ano lang, foam. So, ayan, kailangan mo lang ng mga may foam ka ba dyan or ano. Pwede din naman yung sa sponge ng plato tapos balutin mo lang ng ano, ng tela. So, pwede na yung pin cushion. And also, itong ating gunting. So, yung gunting ko, makaluma lang tingnan pero talagang napaka ano pa nito, napaka talas. And, simula nung binili ko to, hindi pa talaga siya napa ano ko, napa tawag nun? Anong tawag nun? Napahasa? Ewan ko, hasa ba yun? Para mas ano talaga siya. Hindi ko alam yung term na yun. Basta, simula nung nabili ko to, hindi pa siya nagalaw. Virgin yung ano ba yun? Basta hindi ko matandaan eh. Hindi ko matandaan kung anong term na ginagamit doon. So, ayan po. Medyo pricey po tong ganitong klaseng gunting kahit pangit siyang tingnan. Kasi napakaganda ng quality niya pag may gugupitin kang tela. Napakatalas niya, ganun. So, nasa 250 yata yung bili ko dito. So, pwede naman kung wala ka talagang pangbilipin ng ganong gunting, pwede din yung mga scissors lang dyan na available sa inyo. As long as matalas lang siya. And also, itong ating Taylor's Pencil. Taylor's Pencil. Meron ding Taylor's Chalk. So, ito, tatlong kulay meron ako kasi may iba't ibang klaseng kulay na damit, and minsan hindi siya visible yung kulay na yan sa damit niya. So, mas marami, mas maganda kasi the more chances of winning. Alam na. So, eto din, itong ating tape measure, pinaka basic sa lahat. So, okay, alam nyo na yan. And Seam Reaper, pangtastas natin sa mga sinulid, sa side seams ng ating mga damit. Kasi, alam mo na, kailangan mo to. So, ito naman, nabili ko lang siya sa isang mall dito sa Jensen. So, walang Shopee link. And pwede nyo namang i-search na lang sa Shopee. And makikita nyo to doon, stainless to na French curve ruler at saka hip curve ruler. So, gastos ko lang sa dalawang to, nasa 109 lang. So, yung iba, yung mga prices pa, hindi naman tumahal. Ito, 35 pesos lang to, ha. Itong Seam Reaper, 15 pesos lang to. Ito namang tape measure, merong tag 6, merong tag 5. So, depende sa nagbebenta.
And also, presyohan na lang natin din to. Kasali na to. So, ito, 16 pesos yung bawat isa nitong Taylor's Chalk. Pero mas mura sa Shopee. Pero alam mo naman, antayin ko pa yung delivery kung mag-o-order ako. So, hindi ako makagawa kung wala akong pang-drop ng aking pattern. And yung mga basic needs natin sa paggamit ng mga DIY. So, ito yung mesh white screen tawag nito eh. So, napakamura lang to. Nasa Shopee din to, pero hindi ko to sa Shopee binili. Pero meron sa Shopee nito, nasa tag 105, ganun. So, meron din tag 97. Nagmamatter din siya sa sizes. So, yung size nito is, nakalimutan ko na. Ito yung mga trade ko, iba't ibang kulay ng trade yan. Yung brand ng trade na ginagamit ko is Apple. Mas maganda din yung Canon at saka yung Astra. Kaso mas medyo pricey talaga sila kasi matitibay din naman yun. Do matibay din naman itong Apple. Huwag kayong bumili ng trade na nasa gilid-gilid lang kasi madaling maputol yan. And itong aking mga zipper. So yung length lang ng zipper na to is 8 inches. So andito sa loob ng plastic yung mga mahaba kong zipper. At saka itong elastic. Pinaka-need natin yung elastic. Ayan. So, may iba't ibang sizes ng elastic ha. Depende sa'yo kung anong bibilhin mo na elastic. Pero ito yung binibilin ko lang yung regular na size sa elastic. And also, ito ang ating elastic tray. Sa mga nagtatanong, ate, anong tawag nung parang sinulid na nagsistretch? So, ayan, elastic trade po tawag nito ha. Merong white at saka merong black. Mura lang naman yan. Nasa 10 pesos lang nga itong bawat isa nito. Pero yung brand na bibilhin nyo ha, yung elastic trade na Bangkok type. Ganito, yung Bangkok type na elastic trade. Kasi matibay po siya. Mas matibay pa sa relasyon ng jowa mo. And dahil my best friend akong portable sewing machine, binigyan ko siya ng kapatid. Ito yung high speed na ginagamit ko. So, no need naman magbili ng ganito kasi medyo pricey siya. Pero sa ibang place ha, ang bongga, ang mura ng mga brand new na high speed sewing machine nila. Nasa 11,000 lang. Kasi dito sa amin, medyo pricey. Yung price niya is brand new, 18,500 yung original price nito. So, brand new po ito, nabili. And sponsor lang to sa akin. So, thank you. Thank you sa nagbigay nito. So, ito yung ginagamit ko pag madali ang mga tahi yung gagamitin ko. Kasi wala tayo munang edger for now. Pero yung sa portable nyo, pwede nyo namang gamitin bilang ano na lang, edger. Kasi yung mga zigzag stitch nya, pwede yung sa portable gawing overlock stitch. Meron akong mga tutorial ng paano ako nag-overlock stitch? Makikita nyo po dyan sa link nasa description box po. So, check nyo na lang po kung paano ako nag-overlock stitch sa aking mga damit. So, ito yung ginagamit ko. And also, yun lang! So, follow nyo po ako sa aking mga social media accounts, sa aking TikTok, FB page, and sa aking Instagram. Nasa description box po yung link. And that's all for today. I hope aabangan nyo pa po ako sa aking next video. And have a good day! God bless! And bye! Pinagpawisan ako ng marami.